Hi, JC. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Ayan. Yun. Pwede mong ma-mention kung nasaan ka sa Pampanga nakatira? Exact address? Hindi naman. Sa San Fernando. Ah, San Fernando. Fernando, Pampanga. Wow. Sentro, ah. Mas malapit. Gaano ka nakatagal dyan sa house mo na yan? Itong house, yung wife ko, dito siya talaga nakatira. Okay. So, binili lang namin yung bahay ng parents niya. Ah. Okay. Actually, binili ko yung bahay ng parents niya. Oh. So, pero kayo as a couple, mga 1 year pa lang, no? Mag-1 year. 2 years pa. Pangatlong Christmas na namin eh. Ah, wow. Parang ganun. Yeah. Okay. Tapos, so dyan ka talaga nag-invest sa Pampanga? Wala ka dito sa Manilang investment so far? Okay, actually, ganito yung nangyayari. Nung time na nag-iisip kami saan kami pwedeng tumira, mga 2019, sabi namin parang, ano kaya, magtitira ba tayo sa Manila or titira ba tayo sa Pampanga? Parang ganun. So, nag-iisip pa kami. Nagkataon lang, nagkaroon ng pandemic. Kaya nag-go na kami sa Pampanga. Mm. And may baby. Oo nga. So parang nag-iisip kami, parang, oy, sabi ko, okay naman yung bahay. Kasi meron talaga akong bahay sa San Fernando. Sa isa pa. Parang binili namin ng father ko. Parang ang plano ko doon, noong 2018, ano siya, para magiging single house ko. Kasi hindi ko naman alam na mag-aasawa ako kaagad. So parang 2018, sa mga July, August, bumili kami ng lupa sa San Fernando, Pampanga, malapit sa NLEX. Tapos, ang plano ko nun, patatayuan ko lang siya ng tiny house, tapos may little farm. Tapos, kung ayun, the works ng parang vegan, kung ano man yung ano ko doon, pitasin ko lang yung kakainin ko. Mag low budget lang siya. Eh, nag-iisip na rin ako that time, parang, okay, kailangan ko ng, yung ipon ko, kailangan ko nang gawa ng paraan kasi parang not getting any younger. So parang I'm starting to build. Parang ganun. So gagawa na, nasa building stage na ako. By 30 ko pa lang. So parang, sige, gawa na lang. Paggawa na ako ng bahay since parang feeling ko naman di na ako mag-aasawa. So parang anong nangyari? Since titira na ako sa Pampanga, nag-isip ako kung paano humanap ng community dito sa Pampanga. Parang, sige, babalikan ko yung mga high school friends or yung mga friends ko na, ano na, yung nakakontakt ko pa din nung college. Kasi nag-college ako sa AUF eh. Angeles University. Tapos, isang na-encounter ko sa Instagram, ano, may nag-comment na kamukha mo siya, Elena Herrera. Kasi nag-picture kami ni RC Munoz. Wala. Ay, ginagawa open that time. Oh, yeah, okay. Tapos, Shailina Herrera, sabi ko. Ayan. Sabi ko, parang Shailina Herrera, familiar. So, kinlik ko, tapos, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, uy, kamusta ka dyan? Ganyan. Tapos, nalaman ko na meron siyang restaurant sa Lubao. Tapos, sabi ko, sige, puntahan kita, gano'n. Or, mag-meet tayo sometime, gano'n. Eh, nag-meet kami somewhere sa San Fernando, Starbucks, gano'n. Tapos, ayun, so, na-meet ko siya, gano'n. Sabi ko, uy, ano? Ganda. Cheeks. Tapos, single. Parang, that time, parang kahihiwalay niya lang yata. 8 months. Parang wait, hindi, so hindi siya high school classmate, high school crush? Yeah. So, familiar yung pangalan dahil niligawan ko siya nung high school. Oh, okay. Tapos, busted ako. Kasi, reconnect lang kayo nung tapos, sa Starbucks. Kasi parang may familiar name. So, yun, nag-meet lang kami. Tapos, oh, sabi, at least meron na akong kakilala ulit. Parang gano'n, na pwede na akong tumambay sa Pampanga. Hanggang sa parang, yun, pumupunta na ako sa restaurant niya, may restaurant siya. Tapos, doon na, nagkaroon na ng parang, oh, tara, labas tayo, tambay tayo dito, travel dito, naging dates, hanggang sa we fell in love, and then we decided to get married. Parang gano'n lang. Everything went super smooth. So, ayun. Ayun na. Parang, oh, sige. Ito, come 2019 nga. We were expecting na. So, nagka-pandemic na. Wala pa kaming plans that time. Kusang titira.
Sabi ko, but ano, parang bilhin ko na lang yung parents' house mo. Since doon ka na rin naman nagstay, tapos i-renovate na lang natin na gusto nating itsura. Ayun, so pumayag naman nung time na yon kasi nga pandemic, kasi syempre yung apo nila, gano'n, oh, sige dito na kayo, sabi nila ng gano'n. So simula March, nandito na kami of 2020. So, unti-unti kang nag-renovate ngayon. Yes. Starting with the kitchen. Actually, we started with a backyard. Ah, backyard. Parang ang... sabi ko, meron kasing sliding doors dito. Sa, ayan, puro mga malalaking sliding doors, pati nasa side ko. Gusto ko naman makita na maganda yung itsura ng backyard kasi parang ang laki-laki niya na space. Tapos parang hindi ko siya ma-maximize. Parang gusto ko sana. Ay, nag-isip kami, nag-gusto namin ng... ano lang, parang malaking space lang. Siguro ang design niya, tiles lang. Tapos, lahat ng bagay mobile. Yung tables and chairs, pwede kami mag-dinner doon, mag-barbecue, mag-lunch, tapos pwede kami maglagay ng pool, pwede kami maglagay ng ano ba, swing, or kung ano man pwede namin ilagay eventually. So, ayun, gumawa kami ng malaking backyard na pwede kapag nag, plano namin, pag tumatakbo na si baby, at least meron siyang playground. Mm-hmm. Ayun. Ay, hindi naman namin alam kung hanggang kailan matatapos yung pandemic. Yeah. So, ayun. Tapos ngayon, tapos, kitchen. Late na lang, yes, late na lang pumasok yung kitchen. Nung kitchen, parang, hindi namin kasi gusto yung view, itong nasa likod ko. Hindi namin gusto yung nakikita namin, parang ang kalat, kasi nga, parang 15 years old na yung house. Tapos, medyo nag-deteriorate na yung ilang mga kisame, yung nandun sa likod ng yung kitchen, yung mga tubo, medyo nasisira na. Sabi ko, sige, paggawa tayo ng kitchen. Pero, sabi ko, yung gusto na natin, ganun. Kasi yung backyard yung nag-design yung father niya. Kasi electrical engineer yung father niya. Tapos, architect yung mom. Oh, wow. So, yung, sakto, yung kapatid ko, last year, eh nagkaroon ng lisensya ng architect and ooh, tapos meron na siyang company na pinagtatrabahuan. So sabi ko sa kapatid ko, invite kita dito sa bahay. Sabi ko, gusto kong paggawa ng kitchen, tapos sukatan mo lang muna, tapos gawin mo lang ng design, pwede ko namang paggawa sa iba. Tapos, oh sige, sabi niya ganoon. Eh nakita yata ng boss niya na gumagawa siya ng design. So parang, o sige, gusto mo, daling ko dyan yung boss ko. Sabi niya gano'n. So, dinaling niya yung boss ko dito. Sabi ko, ang unang plano ko lang talaga. Ako, the first thing na gusto ko ng kitchen, it's gonna be a gift for my wife this Christmas. Mm. Parang gusto ko, meron siyang maayos na paglulutuan. Kasi ang luma na ng kitchen, parang na magbibitak-bitak na yung oily na yung gilid dahil sa dami ng beses na paglutuan, gano'n. So, parang renovation lang. So, pangalawa, sabi ko, gusto ko ng center island. Gusto ko ng malaking... yun lang. Nanganak na yung gusto. Okay. Gusto ko ng malaking center island lang na may gripo kahit wala doon yung lutuan. Kahit yung lutuan nasa gilid lang. Ganun. Tapos, yun lang yung sinabi ko sa kapatid ko. Tapos, kung makita mo yung kitchen ko before tsaka yung kitchen ngayon, sobrang layo na ng difference. So, ang una kong plano, sabi ko, magkano ba kalaki yung budget kung papagawa ako ng parang granite or na center island na may gripo lang, gano'n, ilalagay lang. Nagpapakita na kami ng pegs. So parang umaabot daw na 200 to 300,000. So medyo nalambot ako. Sabi ko, ah, sige, paano kaya ito, no? So, eh, pareho kaming fan ng big spaces. Tapos pareho din kaming fan ng minimalist design. Tapos may konting industrial. So sabi ko, since nakikita niyo naman yung bahay namin ngayon, na handami naming tinanggal na gamit kasi gusto namin talaga na may malaking space kami every time. And for me, gusto ko ng malaking space kasi for the reason na pwede ako mag-rehearse. Yun lang, anywhere. Yung backyard, itong dining table, yung living room. Na pwede akong, pag nag-memorize ako ng script, meron akong parang, ah, pwede akong mag-practice dito sa side na to, pwede akong mag-practice. Ganun lang. Tapos, yung industrial, late na lang pumasok. So, yung minimalist talaga, kasi nga, hindi naman kami maraming gamit talaga ni Shai. Parang,
yung mas marami pa nga yung damit ko sa kanya. Ganun. Tapos, galing din siya ng OFW parents din siya. So, hindi rin, alam mo, mas maraming gamit yung parents niya. So, ngayon, tinanggal namin lahat. Nung tinanggal namin lahat, parang nag-i-echo na yung bahay sa sobrang daming nawala. So, ayun. Ayun, natuloy yung kitchen. Bali, nag-start siya nung September, mid-September, nasa, ano ko, nasa shoot ako ng walang hanggang paalam. Tapos, sabi niya, Kuya, gusto mo na ba ituloy yung kitchen mo? Sige, tutulungan ka na namin, sabi niya, with this budget. So, mas smaller budget yung kitchen. Pero, ang ganda, ang daming tumulong na mga nagbigay ng ganitong presyo lang, ganun. Tapos, nakagawa kami ng ganitong kitchen. So, mas pinakamabait yung nagbigay ng modular. Tsaka, kasi siya, yung gumawa ng modular, yung Bilaliwood concept sa Betty's, siya na yung nagbigay ng wood wall art, tsaka yung table, tsaka yung chairs. Ito yung, so, ito yung doon nagtatrabaho yung kapatid mo? Bali, yung kapatid ko, yung Inov Arc. Okay. Yeah. So, tapos kinuha nila yung modular sa Betty's. So, hindi, pero personal, ano mo talaga yung industrial? Personal taste mo din? Pwede, kasi na, ano ba, nung time na nandun pa ako sa Valley, ang dami ko nang pinapasok na yung metal table na pipes, ganun, tapos mga brass looking, mga ano, accessories. Sabi ko, oh, sige, pwede to ah. Sige, itry natin kasi gusto namin ng Bali style din na design. Eh, gusto ko din yung concrete finish. So, naghanap pa sila ng maayos na painter. Apparently, painter palang gumagawa nun, hindi pala siya. So, ngayon ko lang nalalaman. So, yung buong activities ko nung pandemic, eh, napunta lahat sa interior. Kasi nga parang, sabi ko, ibang-iba to ah, yung nangyayari sa akin na ang laman ng Instagram explore ko, eh, puro interior design. Eh, nakakaano din yan ah, stress reliever din yan ah. Hello? Personal style mo din ba yung mga ano, industrial? Yeah. Eh, ayun. Pwedeng personal style nga. Baka na, ano ko na siya, napasok na lang sa akin, kakasama ko kina Gwyn, Frederick Andoy. So, ayun. So, nagko-consult ka sa kanila ng per area. Parang, matatapos na yung lababo, maganda ba? Parang gano'n. Every now and then. Yeah, so guided ka naman. Guided ka ng mga ano, may mga visual, anong tawag sa kanila, visually talented yung mga yan eh. Yes, yes. Approve naman kay Mrs. lahat. Approve. Actually, nagulat nga ako kasi pareho naming hindi in-expect. Kumbaga ako kasi, hinayaan ko na yung design sa parang, sige Janine, ito lang yung gusto ko. Parang gusto ko lang ng white, gray, at saka black. Yun lang. So parang maglaro na lang kayo sa kulay ng bahay na pasok pa rin sa modern. Tapos, sige. Yun na, binigyan nila sa akin yung design. Sabi ko, uy, sobrang okay naman yan. So, ang hindi namin in-expect actually, yung acacia table. Ganda. So, ayun. Medyo nagulat kami doon na parang, okay ito ah. Mm. Ano, as ang ganda pa ng pagka-mount nila doon sa concrete na center island. So, Kapatid mo si Janine Santos. Yes. Architect Janine. Janine Santos. Okay. Yes. Kung, alam mo, funny, Janine, kung gagamitin ng kapatid ko yung pangalan, ng apelido ng mami ko, Janine Gutierrez din siya. Ah, talaga? Talaga? Janine Marie Gutierrez. Oh, okay. Yeah. Ikaw, ayun. Specifically hiniling mo, yung specific request mo na gusto ko eto, nandyan, na in-incorporate talaga doon sa design. Yeah. Yun ano yung gusto? Kaga,
Actually, ang sinabi ko lang yung Center Island. Kasi gusto ko yung ref ko nandito. Gusto ko nandito yung kalan. Tapos nandito yung microwave. That's si, it. Si Missy Shai, ano yung specific naman na request niya? Ang gusto lang niya kung saan ilalagay yung kalan niya. Yun lang. So, yung design, yung unti-unti na naming nakikita. So, nagiging approved naman siya eh. Right there and then. Parang gano'n. Unti-unti, meaning ongoing pa rin? Hindi pa ba siya tapos? Ah, sobrang tapos na. Ah, tapos na. Okay na. I can, nagpa-picture na siya. Pinapicturean ko na siya. I can send you pictures. So. Ah, okay. So, dyan na kayo nakapagluto ng unang Noche Buena nyo. Ay, first time na Noche Buena ng renovated na siya. Dyan na. Yes, yes. Tsaka yes, dito na. Medyo Noche, Noche Buena. Wow. Yes. Dito na lahat. So, anong susunod na part ng bahay? Meron, di ba yung dining namin? So, happy na kami dito sa dining table namin na simple lang. Yung table bigay ng mga mini shy. So, ang plano namin, gagawa kami ng bar area. Meron kami isang part dito sa house na nasa gitna siya ng house. Tapos, nung pagkagawa niya, para siyang extra kitchen na bar area. So, meron din siyang mga modulars. Tapos, yun, kakaiba siya. So, sabi ko, ano kayong plano natin dito? So, eventually, since marami naman akong friends na manginginom, so, plano ko na siyang gawing bar area. Ano ba yung bahay? Up and down? Bungalow? Up and down. Wow. Sige, bibigyan kita ng picture. Kasi, ang rumor nito, since chef si Shai, so, ang plano namin, may possibility siyang gawing restaurant. Mukha kasi siyang restaurant na. Ay, tama. Uso naman yung ganong concept eh. Yung bahay na, na ginagawang restaurant. Diba sa QC, ang daming ganon. Yes. So, para backyard ng, ayun, backyard style. So, dadaan sila sa gilid lang ng bahay hanggang sa papasok sa kitchen. So, para mga good for 10 people, ganon. So yun, yung pala, plano pa lang naman. So pag luto ang pinag-uusapan, si Shai lang yon o marunong ka din? Meron ka ding input sa kitchen? Pa, tumitikim lang ako. Siya na yung master dyan eh. So hindi ko na siya, ano niya, baga, sarili na niyang artwork yan. So hindi ko na siya pinakikialaman. Sarap mo naman. Nag-i-enjoy lang ako. Kainggit ka naman. Anong specialty niya? Ang dami. Nung nakilala ko siya, meron silang, actually weird, kasi meron siyang burger joint, tapos merong may Mexican part na fusion. So, nasarap naman. Tapos ngayon, yung kapatid niya, meron silang samgyup. Sal na yun sa Lubao na siya yung nag-take over ng restaurant. So, ayun. Actually, dami niyang kayang lutuin. Na nagulat din ako kasi ganito pala talaga yung mga chef. Sabi ko, hindi lang isa yung mga specialty nila. Kaya pala exercise ka ng exercise kasi siguro kain ka ng kain. Totoo. Sobra. Kain na kain ako dito. Laki lang yung mukha ako. Mukhang enjoy ka naman sa fatherhood eh, no? Tsaka sa... Kasi ang cute-cute ng baby mo. Sarap kuruti. Sobra. Nag-enjoy. More than enjoy. Hindi ko alam. Sabi ko, tama lahat ng mga naging plano ko sa buhay. Ah. Ngayong mga nangyayari to. Parang ganun. So, ayun. Sobrang enjoy kami na nag-aalaga ng baby. Ang galing na test namin yung relationship kasi... Naging team kami halos eh. Parang, kumbaga, una parang magkaibigan talaga kami as best friend. Tapos ngayon talaga, we're a good team ah. Parang, tinutulungan namin talaga yung isa't isa. And we don't judge each other's mistakes and everything. Na, tapos na kami doon, parang, yeah, go with the flow and everything. Relax na yung environment ko. Galing. Sobrang galing. Blessing nga sa'yo yung blessing yung pandemic kasi parang alam yung may new baby ka tapos bagong bumubuo ka ng pamilya tapos
na lock in kayo, 'di ba? So parang ang ganda lang ng pangyayari. Yeah. Sa'yo, ha? As far as you're concerned, so, parang sumakto. Nakapagpagawa ka ng bahay. Kapag paayos, di ba? Hindi pa namin masyadong, although I'm sure gusto mo siyang solohin, pero konting background pa about Shailene. So, hindi pala siya childhood sweetheart talaga na kagaya ng mga nababasa ko. Parang crush mo siya nung high school and then nag-reunite lang kayo nung okay. So, chef siya. Yes. After 15 years. 15? Tapos nakilala ko na siya 15 years. Yeah. So, nabusted ako noon kasi nga loko niya ako. Babayero daw ako. Nabusted. Pero nung nag-reunite kayo, naging whirlwind naman. Ayun. Hindi mo na pinakawalan. Okay naman. So, sweeter the second time. Hindi ko na pinakawalan, actually. Yun yung ano ko, sabi ko. Ito na to, nung nakita ko pa lang siya sa restaurant niya, sabi ko, bumisita ako doon. Ah, ito na to. Alam ko na. Parang gano'n. Ang galing naman. Yeah. You know agad. So, ang masaya doon, I think pag para sa'yo talaga, magiging smooth lahat ng bagay. Walang naging challenge na matinding-matindi. Kaya nga, pero pinulat mo kaming lahat noon eh, nung time na yon. Kasi, sobrang ayoko nang pakawalan, pakasal ko na. Ganun. Ayun. Ano na ako, okay na ako. Parang, tapos, yun, parang ang swerte din kasi parang 30 years of saving ng buong 20s ko. Eh, nagiging worth it lahat ngayon. So, tama din pala naghihintay din ako. Yes. We're so happy for you, Jace. Tsaka sa tinatakbo din ng karir mo. Oy, tell us pala yung ano, movie Janine. Tapos na ba yun? Shinoot namin siya noong December 5 to December 21. Wow. Yes. Ganun so, karin. Tapos nasa bubble kami sa Tagaytay, sa Canyon Cove at saka sa Nasugbo. Kasi magkaibang location. It's about the pandemic. Parang ano siya, nakaset siya sa ECQ. Parang tinakal ng buong pelikula yung buong mga nangyayari sa mga tao. Oh, like the anxieties na nangyayari sa mga tao. At the same time, parang ano ba yung mga relationship na nabubuo sa panahon ng crisis, ng pandemics, tsaka yung kaguluhan and typhoons. So, ayun, parang tinakal namin pati online, parang online debates. Kasing serious ano ng vodka to. May something. Pero makakatuwa nun. Tapos, nakakatuwa na you're experimenting with pair ups na iba-ibang leading ladies. Alam mo yun. Sobrang natuwa ako dito ngayon kay Janine. Kasi this is our second time. I think yung isa namin series lang. Kasi hindi ko siya masyado nakakasama. Pero ngayon, ang galing ni Janine eh. Magaling talaga. Sobrang sensitive niya as a person. Ang nagulat ako kasi almost theater process yung ginawa namin sa pelikulang to. Tapos paulit-ulit siya ng todo. Tapos, I think sanay siya ng mga one take, you know. And this time, na-explore namin na habang dumadami yung takes, mas lumalalim yung conversation. Parang ganun. Excited for that. Mga dalawang magaling na aktor pinagsama. Anyway, JC, maraming salamat. Aantayin ko yung mga litrato mo at sana in the future, pag-restaurant na yan, kakain. Yes. Meron na kayong nilalarong title ng restaurant? May plano kami, Bie Cucina. B-I-E, tapos Cucina, C-U-S-I-N-A. Ang Bie sa Kapampangan ay, Bie is life and sharing. Dalawa yung meaning niya.
And with that, thank you for sharing your kitchen story and love thank story. Thank you so much. thank you so much, JC. And more power. Thank you, Ms. Anna.